anyways, nakalagay sa profile mo, ang word of the year mo, tama ba? Okay. Yes. Of the year talaga ha, Antare. Word of the year. Okay. Bakit? Kasi lagi ko sinasabi na pag may nagtatanong sa akin, okay ka lang ba? Kasi diba, yung mga nangyayari nga ngayon, so yung mga friends ko, okay ka lang ba? Lagi ko sinasabi na okay. Kasi pag sinabi mo na okay, parang, ano kay, magiging okay ka talaga. So, yun yung word of the year ko. Okay. Pero sa loob ng isang araw, ilang beses mo nasabi yung salitang okay? Madaming beses. Pero maganda yung dahilan mo kung ba't sinasabi mo yung okay. Sinasabi mo yung okay kasi ini-invite mo siya, di ba? Gusto mong ma-attract yung pagiging okay. Kaya sinasabi mo sa universe, I'm okay. Oo, yung iba naman kasi sinasabi, ginagamit sa salitang okay para itago yung katotohanan na hindi sila okay. Yes. Yun ang hindi masyadong healthy. Correct. Hindi yung maganda yun. Hindi mo niyayakap yung pagiging hindi mo okay. Kailangan kasi tanggapin mo yung hindi ka pagiging okay. Di ba yung sinasabi nga, it's okay to be not okay. Di ba? Because we can't be okay all the time. Hindi normal yon. Mas normal yung buhay na may mga times na okay ka, may mga times na hindi ka okay. At okay lang yon kahit hindi ka okay. Kasi buhay ka, pero bukas, di ba, may chance to be okay again. Yung sinasabi mong, ini-invite ko yun to be okay. Diba? Parang nung isang araw, sabi, di ba, okay lang. Parang yun yung... Matapos na magtitili ng through the fire, di ba? Kamusta ka? Okay lang. Okay lang. Pero okay, yun yung sinasabi, okay lang, pero hirap na hirap sa pinagdaanan niya, di ba? Okay lang. Para yung huling nota niya nandito pa, hindi niya pa talaga na ibibigay, pero okay lang talaga siya eh. Di ba? Pero hindi sign ng sa lahat, lalo na sa mga kabataan, hindi sign ng kahinaan o kaduwagan o kawalan ng kwenta. Pag tinanggap mo na at times you are not okay. And it's very okay to be not okay because you are human. Diba? You were born not to be okay all the time. Kasi kay si Ryan, share ko lang yung mga hinaka-heart to heart namin late. Sabi ko, pareho tayong naging hindi okay. Sabi ko kay Ryan, may naranasan tayong dalawa na pareho tayong hindi naging okay. Ang pagkakaiba lang natin, nung nangyari sa akin yan, tumayo ako. Ikaw, ibinagsak mo yung sarili mo. Sabi kong ganun. Mamimili ka lang. Sabi kong ganun. Pwede namang hindi tayo okay, tas tayo tayo. Diba? Gawa tayong paraan para maging okay ulit. Ikaw, nilulunod mo yung sarili mo sa mga oras na hindi ako okay, tas wala kang ginagawa. Diba? Tapos pinipilit mong ipaalala sa sarili mo na hindi ka okay, hindi ka okay, hindi ka okay. Hindi pwedeng ganun. Isang beses mo lang dapat ma-realize na hindi ka okay. Tapos ma-realize mo, damahin mo na hindi ka okay, tapos hingang malalim, tapos bangon tayo ulit. Diba? Ganun. Hindi pwedeng forever tayong hindi okay, Ryan, ha? Oo. At sasabihin natin yun na, uy, hindi ako okay. Yes, tama. Para may tutulong sa atin. Ryan, okay ka ba? Now, I'm very okay. Yeah! Tsaka mas madali kasing bumangon pag may katuwang eh. Oo, may diba? Maalala eh. Lalo pag nasa putikan ka, pag nabalahaw ka, di ba pag nabalahaw ka, kahit anong ganun ng gulong ganun mo, hindi ka talaga makaalis. Kailangan mo ng tulong from outside force na humila sa'yo, di ba? Balaw, parang kumunoy yan eh. Oh, hingi tayong tulong, okay lang yon. Sa mga kabataan, okay lang humingi ng tulong. Hindi nakaka-strong yung nag-i-strong-strongan, ha? Nakaka-strong yung, I am weak, I need help, can you help me? That's a sign of a very strong character. Yung kakayahan mong humingi ng tulong at kakayahan mong tanggapin na meron kang kahinaan. Tama. Diba? At sa point na to, lahat tayo, diba, na-realize natin, oh my God, ang hihina nating lahat. Lahat. Ang hina nating lahat. At kailangan nating maramdaman to ngayon na mahina tayong lahat para ma-acknowledge natin na merong isang pinakamalakas. Hi, Kuya. Yung bubong. Oh. Si Lord. Diba? Nag-iisa yun. Yes.